Bakit nga ba financial management major ang isa sa pinakamagandang course lalo na kung gusto mong umasenso at umunlad dito sa bansang Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So unang-una po, hindi natin pag-uusapan dito ha ang job employability na pag tinapos ko ba yung course na yan, meron ba akong trabaho na makukuha dyan? Hindi po ganun. Kasi eto nga lang po, explain ko muna, kahit anong academic program ang kinuha mo nung ikaw ay college, kung hindi mo naman i-apply yung mga theories, yung mga problem solvings, and also yung mga formula na tinuro sa'yo, eh, wala pa rin mangyayari sa buhay mo, no? So, kailangan dito is yung application natin sa sarili natin, kung ano yung mga naituro sa atin ng mga professors natin nung tayo ay nag-aaral pa lamang sa college, okay? So, let us direct to the point, ano ba yung financial management? Kasi, from the word self, managing one's finances, whether it is personal finance sa sarili mo, o kaya naman being a wealth planner. Number two, corporate finance. May trabaho ka rin makukuha dyan, katulad ng finance and accounting field, and also banking. Ngayon, ang sinasabi ko po dito, bakit hindi lang yung employability? Kasi ang financial management po, tinuturo din dyan kung paano ka mag-trade, mag-invest, managing your investments. Yan po ay napaka-technical na skills din, di ba? Kaya nga tayo may technical analysis, fundamental analysis, yung mga approaches when it comes to trading, na nakikita ko talaga na valuable skill siya. Bakit? Kasi pag natuto ka mag-trade at mag-invest ng tama, kahit ikaw ay mema lang po, no? Exaggerated lang na uugod-ugod na, hindi na masyadong makapagtrabaho, katulad ng mga, ano ba yung mga nakakapagod na trabaho, yeah, i-comment nyo. Kapag umabot ka ng 55, 60, 65, sa tingin nyo, magagawa nyo pa yung ganun mga trabaho na may hirap, like construction. So, hindi ko po minamalita, ang sinasabi ko dito, yung bigat ng trabaho. Kaya nga, saludo ako sa mga ganyan trabaho, kasi, ang bigat eh. So, ngayon, paano ba tayo kikita ng malaki-laki na hindi tayo napapagod masyado? Lalo na nga applicable yan kung retirement years mo na. So, ang trading, di ba? Pwede ka mag-trade, pwede ka mag-invest kahit na nasa senior years ka na ikaw, kahit sarili mo na lang. Di ba, mabubuhay ka kung magiging consistent ka na makakakuha ng mga gains and profits sa mga investments mo. This is not only the employability, but also yung skill set, competencies, and knowledge na matututunan mo sa financial management, kasi tinuturo dyan yung accounting, banking, eh dahil nga usapang pera na, kung marunong ka talaga at i-apply mo mga natutunan mo yung college, paano ka pa maghihirap niyan? So syempre hindi na, kasi bakit? You learn the code, diba? You crack the code na pera yung pinag-uusapan, kung may apply mo sa sarili mo, hindi ka na maghihirap, no? Yan yung pinaka fundamentals ng financial management.